Hi guys, this is Mentor Edward again and I'm very excited after ilang weeks hindi ako nakapag video training sa inyo, hindi ako nakagawa ng trainings. Pero sabi ko nga, huwag kayo mag-alala because at least this time I can find a way para talaga matulungan at maturuan kayo kung paano ba mag-succeed sa ganitong negosyo. So anyway, siguro isa sa topic ko kasi, ang isa naisip kong topic kasi madami nagtatanong, paano ba talaga gawin ang MLM or multi-level marketing? Again, multi-level marketing is a way different sa direct selling. Kasi sa direct selling, you have to sell products and you have to talk to people to share yung mga product na meron tayo tapos doon ka kumikita. Pero hindi ka doon talaga yayaman. Why? Kasi ang direct selling is another way para kumita ka. It's a, let's call a business. Nagpo-profit ka. Pero ang maximum na pwede mong income is very ano lang, small. Hindi mo talaga siya magagamitan ng leverage income. So hindi mo siya magagamitan ng power ng network marketing at yung paano kikita na malaki. Kasi nalilito talaga sila, ano ba talaga ako, magbebenta ba ako or magbi-build ako ng network. So basically, kung gusto mo lang kumita, magbenta ka. Ang pagbebenta is another way to or another source of income na pwede ka mag-generate ng income habang nagbi-build ka pa lang. Pero again, don't take it that seriously. Ang paglaki ng business mo or pag-build ng business mo, nandun talaga yung pagyaman at pagkita ng malaki. At doon mo talaga mai-enjoy yung leverage income, yung residual income, at the same time, yung excitement income. So ngayon, ano ba yung sikreto? So, ngayon may formula kasi yan para maging successful. May tinatawag tayo ng key to success. So, kung titingnan mo, di ba, S, there are three things para maging successful. So, 3S sa success. Ano yan? So, sa gantong negosyo, dalawang bagay din para tayo kumita na malaki. Okay? Dalawang bagay kumita. So, our selling, sinesell natin dito dalawang bagay. One, is the product, and the second is the business or yung tinatawag na ang binebenta nating system, how to generate wealth. So dalawa yung binebenta natin. So ibig sabihin, dahil ikaw negosyante ka na and ang network marketing, ulitin ko, it's not just a part-time income but a business that can give you your dreams, your give you your yung desired income, ibibigay niya. Pero kailangan maintindihan niyo po, dahil business mo to, syempre dapat merong kang tinatawag na binibenta. So, ang binibenta natin, always remember, either product or the business system. And as business person, always make sure dapat ang goal mo is to have, your goal is to have profit. So, ibig sabihin, pag hindi ka kumikita, ibig sabihin, hindi ka nagdinegosyo. So, I understand, lalo na pag bago ka, we have this tendency, yung mindset natin na gusto natin instant agad kumikita. Pero honestly speaking, sa lahat ng business, hindi ka naman agad kikita. Tama? Hindi agad yung pag nakapital ka, kita mo, kita agad. It will take 3 to 5 years bago nila ma-enjoy yung kita. Yun talaga yung traditional kung ikaw magninegosyo. Kahit even though ask mo yung mga nagninegosyo or kahit di mo ask, nakakita ka ng negosyo after 1 to 3 years ng sasara because they are not earning. And most of them are not earning kasi nga madaming kinukonsider. Capital, operational expenses, di ba? Yung utilities, tao. So, marketing. So, basically, yung mga yun, yun ang kailangan mo habang i-build mo yung inegosyo na meron ka. Ang kagandahan sa network marketing or sa USANA, hindi mo ka na kailangan magbayad ng tao, hindi mo ka naman kailangan magbayad ng mga kuryente, tubig, hindi naman tayo sinisingil pag pumunta ka na sa Makati, hindi ka naman sinisingil ng bayad mo dun sa office. No, hindi ganon. Ang kagandahan nito, all you have to do is our job, our responsibility is to market yung dalawang bagay natin, either the product or the business. Ngayon, nakagandahan naman, kung tatanungin mo ako kung may malaking market tayo, sobrang laki ng market natin. Why? Kasi sa product itself, alam naman natin, people are very aware na at very conscious na when it comes to health. And they spend a lot of money pag nagkasakit sila. So ngayon, our job is to educate them how para maging mabenta
yung produkto na meron ka. Ulitin ko, dalawang bagay ang role natin as a network marketers or sa business netpreneur: to educate and to let other people to understand. That's our job. Ngayon, sa product yun, eh, lawak ng market. Eh, sa business, imagine, especially in the Philippines, third world country to. So, ibig sabihin, kung third world country, madaming mahihirap. And most of the people, ang Pilipino, masipag yan. Ang problema lang, wala lang silang opportunity. And this is the right time for us to approach them and let them understand and let them educate para maintindihan nila kung ano kayang ibigay ng business natin. Ngayon, let's proceed. Sabi ko nga, dalawang klase yan. So, para hindi ka malito, always put in this sa mind mo na ito dapat gagawin mo. Una, yung sinasabing S is yung tinatawag na selling or sharing. So, this is the first thing you have to do, especially pag nagsisimula ka kasi bago ka pa lang. So, hindi naman sabihin natin first thing you have to do kasi hindi ka pa nakaka-build. Ito yung right time but kailangan mo mag-sell para umikot yung produkto mo, pero hindi para i-approach sila o i-market. No, para i-let them know. Pwede yon. Pero actually, kaya ka nagbebenta, nagsasell, automatically, sa'yo sana talaga, hindi mo kailangan magbenta kasi unang-una, before selling your product, it must be sold by you. Dapat ikaw muna unang bumili. Kasi bakit? Ikaw ang unang-unang customer niyan. Pag hindi ka gumagamit, automatic, ang tendency, hindi ka makakabenta. Ang problema ng iba kasi, diba, binibenta nila yung produkto, sila mismo hindi gumagamit. Kaya nahihirapan ka magbenta. Pero ngayon, sa benta-benta or selling or sharing, it's a few time lang dapat ang i-consume mo dito. It's only 20% of your time. Huwag kang bubuhos ng oras yan. Hindi bawat labas mo magbebenta ka. Hindi. Option yung magbenta. That is the only option. Or sabihin natin, ito yung pinaka-negative na kausap mo. Diba? Hindi yung paglabas mo, ang goal mo, bentahan siya. No. Pag binenta mo lang siya yung produkto, after yan, hindi niya nagagawin yung business. Minsan sasabihin nila, hindi, pwede ba muna, di ba mentor, dapat una bentahan ko, pag nagustuhan niya, dun siya magdinegosyo. Pwede yon, pero kung tatanungin mo ako sa network marketing, kung gusto mo kumita agad, hindi that is not the right mindset. The right mindset is, offer the business first. Ngayon, kung ayaw niya, negative na yung bebentahan mo siya. Okay? Kasi pag ito in-offer mo agad na product, malalakihan na siya sa business. Kaya huwag kayo magpe-present na product lang. Ang product is just a tools na gagamitin mo para at least masasabi nila na legitimate yung negosyo na meron ka, na may maganda kang produkto, na kahit gawin nila yung business, hindi sila mapapahiya dahil we have the best product. Tama mo? Second, dito 20% lang, kahit ilang beses ang mabentahan mo, hindi mo pa rin kikitain yung 1 million per month or more. Why? Kasi nga, limited lang yan. 20% lang ang kaya mo. Malimbawa, sa 20% na lang ang kayang ibigay sa network marketing, 20% ng kita, effort na gagawin mo. Kahit 100% ang binigay mo, ang kikitain mo dyan is only 25% to 35% sa mga tao. Yan lang yung kita mo. Kaya ang selling and sharing is more on pang auto-order mo lang. Beyond that, okay, pero stick with the auto-order. 3 to 6 product a month, it's enough para gawin mo yung direct selling or yung selling. Pero kung hindi naman, di ba, pag more than that, doon ka na nag-focus, pwede naman, wala naman masama. Pero don't expect na kikitain mo yung kinikita ng mga top income earner, or don't expect to enjoy the leverage income, don't expect someday magkakameron ka ng residual income. Kasi nga, sipin mo, kaya ang tagal-tagal, madami dito nag-yuyusana, ang tagal-tagal na, but di pa kumikita, baka maybe ito yung mindset. Di ba? They are focusing on the selling, hindi pa sila ganun ka-confident sa business na gagawin natin. So, yun yung nagiging problem. So, selling is another thing, pero hindi ka talaga kikita yan. Pwede yan daily, or pwede sa selling, you set goals. Pag sinabing you set goals, mag-set ka ng, sige, per month sa selling pa lang, kasi pwede ka naman kumita. Sige, per month, at least makameron ako ng 10 customer per month.
So, ibig sabihin, sa 10 customer, meron kang essential. So, automatic, may 800 nakita ka. So, not bad. May 8,000 ka per month. So, that is an extra income. So, hindi po masama yan. Ngayon, sa selling, automatic, pag ikaw nagbenta, make sure na napa-follow up mo lang siya. Hindi ka nagbebenta para bumalik yung kapital mo. Let them understand and let them educate them para may tinatawag na repeat purchase. Kasi ang problema ng iba, dahil gusto lang binibigay lang o binibenta lang, pero hindi nila pina-follow up. So, ang tendency, nawawala yung continuity ng income. Tandaan mo, ang customers o yung client, automatic, lagi mo pina-follow up what happened doon sa tinitake nila and make friends with them. Either na nagbebenta, kasi potential member din to. Pero nagkataon lang, negative. Pero ulitin ko, hindi yan yung pinaka-focus mo. Pang-additional lang to. Okay? So, yan yung sa selling. Ngayon, yung pangalawang S, yung tinatawag na, masyado madiin, is yung tinatawag na sponsorship. So, ito yung pinaka-importante. Yung tinatawag na sponsorship. Why? This is what you call building. You have to sponsor for you to have a big organization. So, kailangan nagde-direct sponsor ka. Ngayon, when it comes to sponsor, you have to develop skills. Nandiyan na yung prospecting, nandiyan na yung inviting, nandiyan na rin yung how to present, proper presentations, yung system 101. So, yan yung mga skills na dapat matutunan mo pag nag-i-sponsor ka. Why? Ano advantage ng sponsorship? Tanda mo, as a sponsor, kahit sa kasal, pag sinabing sponsor, parang second father ka niyan. So, kailangan ikaw magbibigay ng advice, ikaw yung magmo-motivate sa kanya, ikaw magiging coach, ikaw magiging teacher. Your job is to let your direct sponsor grow in this business. So, ito talaga, you have to focus on 80% of your time. Kasama dyan yung habang nag-i-invite ka, nagti-training ka, nagti-training yung in-invite mo. So, yun yung mga gagawin mo for you to build an organization. In short, as a sponsor, your goal is to become a leader. Kasi tandaan mo, leaders are the one who can earn a lot dito. Wala kang nakita dito na kumikita na malaki na hindi siya leader. Kaya kung ikaw, your desire is to earn big, ang first desire mo muna is maging leader ka. So, you can sponsor a lot of people. Ngayon, titingnan mo, ang sponsorship, nagsimula yan. Pag bago ka, you start sa PPS. Tama? Kaya ginawa ng USANA yan kasi para yan yung starting point mo for you to build your organization. Kasi each one of us, nasasali sa organization mo, pag naintindihan nila, ang goal nila, kumuha sila ng tag-aapat. Pero again, hindi lang siya apat. You will not stop sa 4 direct sponsor. Kasi tandaan mo, you have to continue sponsorship every single week or every single day. Una-una, bakit ka ba maging sponsor? Una-una, syempre, the intention of helping them. Kasi you have the business and they have the product that can help them. Tama? And kung ganun ang intention mo at mindset mo, hindi ka mahihiyan sponsor. Bakit iba nahirapan mag-sponsor? Kaya nahirapan mag-sponsor iba simply because ang thinking nila para kumita sila. So, pag ganun ang thinking mo, medyo mahihiya ka i-follow up kasi isipin mo na ako, baka isipin niya pagkakakitaan ko siya. Pag ganun ang mindset mo, mahihirapan po tayo. So, if you want to succeed in this business, so in this kind of business, lagi, pag the reason why nag-i-sponsor ka, because you want to help them to have a better health and to have a better life. So, yun yung ang mindset mo. Kasi pag ganun ang mindset mo, believe me, lagi kang mag-i-sponsor, lagi kang may direct. Ako, I've been in this industry for 2 decades na hindi ka pa rin maubusan ng tao kasi ang dami-dami mong pwedeng i-sponsor. Ang question lang yan, kung naniniwala ka ba sa ginagalawa mo. And sabi ko nga, kaya most of the people, ang approach is selling lang. Kasi may tiwala sila sa produkto, may tiwala sila sa company, pero may issue sila regarding sa industry ng MLM. Kaya ako, isa lang sasabihin ko sa'yo, develop your confidence sa network marketing. Develop sa confidence dun sa system. Develop your confidence and your belief dun sa team at importante sa lahat, sa sarili mo, na kaya mong tulungan sila to succeed in this business.
So, yun yung pinaka-importante sa sponsorship. So, make sure na every week may direct sponsor ka. Kasi again, ang business natin, numbers game. Hindi mo alam kung sino magsiseryoso. Hindi mo rin alam kung sino magkakarir. Hindi totoo yung sasabihin mo na pag to nakuha ko, kailangan makakuha ko ng masipag. Guys, believe me, hindi mo makikita yung masipag na prospect mo or magiging downline mo kung hindi ka rin masipag. Kung lagi ka rin sa bahay. Di ba? Gusto mo positive yung prospect ko, aggressive, magaling mag-present, madaming kakilala. Pero maniwala ka sa hindi, pag ikaw mismo ay hindi ganun, hindi mo pa rin makukuha yung tamang tao. Sabi nga, if you want to get the right people, the first thing you have to do is to be a right person muna. So, be a leader pag nag-sponsor. Get a lot of people, okay? And pinaka-number last is 3. Yung 3, ano yung service? Sa dito, service kasi, you have to do 100%. Yun nga yung sinasabi ko, your job as a seller, kung nagbebenta ka, your job is to follow up them. Your job is to make your customer as your friend, as your... Kasi para tandaan mo ha, madaming pare-parehong produkto. Bakit yung mga ibang tao bumabalik sa ganito? Sa ganitong tindahan, sa ganitong restaurant, sa ganitong auto shop? Simply because of the service, not because of the product itself kasi ang dami namang competition. Pero ang pinagkakaiba, bakit nagsasucceed yung iba? Because of the service of the people doon. Kaya we are trained to be servant sa mga to. Sabi ko nga, leader na, at the same time, you have to be a good servant also. So, service in a way na hindi ka naman parang katulong. Ang pinaka-best way doon is to serve, is to give them, yung train them, equip them. That is one service that you can give to people. Diba? Yung itrain mo sila paano mag-AO, itrain mo sila paano mag-order, o yun yung isa, when it comes sa building. When it comes sa selling, you have to follow up them, you have to talk to them, be a friend with them, para at the same time, yung habang nag-uusap kayo, alam mo, kung may kukunin siya ng product, sa'yo na. Tama, hindi siya sa iba, sa'yo nakukuha. At regularly, make a habit na tinatawagan siya hanggang to the point na isa na yung tumatawag sa'yo. Hanggang to the point na pag lagi mo siya pina-follow up, may isipan niya rin magpa-member. At least kahit member siya, kahit di siya nag-network, automatically, siya na yung mag-member mo siya, automatic, siya na yung mag-author sa sarili. So, medyo leverage ka na. Ngayon, hanap ka ulit ng bagong tao. So, yun yung pinaka-importante. Ngayon, sa service naman, as sa sponsor, your job is to equip them, give them the right training, sama-sama mo sa event, sama mo sa training, sama mo sa mga uplines, and have a bonding sa kanila, talk about business, and never, ever, ever, ever talk about negative. Talk about the future. Talk about their goals and your goals. Kasi yun ang nakaka-excite na part. Okay? So, ngayon, yan lang yung siguro may tuturo ko, and I have a training dito, mas mahaba, pero I just want to give you again, idea, kung gusto mo kumita, magbenta ka. Pero kung gusto mo ma-enjoy at yumaman, mag-build ka ng network. Okay? So, this is Mentor Dwight. Hope you learn a lot. Kasi para malaman nyo at maintindihan nyo, di ba? Your business is to build people. And building people will give you a residual income at what you call leverage income. Okay, so anyway, maraming salamat. Sa susunod na video ko, subscribe this channel, di ba? And let your downlines watch all the trainings, all the videos. Kasi ganito lang yan, ginawa ko tong video nito for you and for your downlines na kung ikaw mismo, bago ko pa lang, hindi mo ma-explain sa kanila. At least this video, makakatulong sa kanila, a little idea. Okay, so God bless to all Icon, and I'm very, very excited what will happen sa inyo pag natuto kayo at na-apply niyo yung mga trainings na sinishare ko sa inyo. Okay, thank you.